showbiz fanatics, Miss Barbie Porteza, meron pong inireveal patungkol sa collab team niyang si Mr. David Licauco. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Of course, bago tayo magsimula, katulad ng laging nating ginagawa, nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng mga supporters ni Barbie at ni David Porte, Miss David Licauco. And of course, sa mga Barda fans and Filay fans na laging nakaabang at nakaantabay sa ating mga videos. Ano? So dahil dyan, bilang pasasalamat ko sa inyo, narito ang ilan sa mga komentong napili ko po mula sa ating mga viewers. Unahin natin si Ma'am Ship Lord Delisa Andino para po ma-arrest natin yung kanya pong komento. Sabi niya, Darage Channel, huwag kang gumagawa ng usap. May pruweba ka ba na sinabi yan ni Mama Ami? Kung hindi totoo, baka madimanda ka pa. Ayan. So gusto ko lang po sanang linawin sa iyo, Ma'am Lord Delisa, na kung gusto niyo pong malaman yung buo na yan, is punta kayo sa Instagram po ni Miss Amy or ng mami po ni Miss Barbie Portesa para po at least kayo po mismo makadiscover. Sabi naman ni Ma'am si Jean Ellie, we don't know the exact reason why Barbie's mom unfollowed Jack. Malamang kaya inunfollow si Jack kasi baka nakakasira na siya sa paghataw ng karir ni Barbie. Kasi yung love team nila ni David nag-aangat ng husto sa karir niya. Maraming project at endorsement ang dumarating sa kanila ni David. Kaya dapat samantalahin nilang dalawa yan. Strike the while the iron is hot. Yes, true. Ayan po yung isa sa mga kasabihan na habang meron pang kumukuha sa ika nila, habang pinagkakatiwalaan at sinusuportahan sila ng maraming fans, eh, samantalahin po nila. Yun po yung gusto nating i-convey sa lahat ng mga viewers natin at doon po sa totoong boyfriend ni Miss Barbie Porteza. So, salamat Ma'am si Jean Ellie for the understanding, ano? And of course, sabi naman po ni Ma'am si Corazon, ni Ma'am si Corazon Elvira, love can wait, opportunity knock only once, sayang kung palalagpasin niya ni Idol Barbie. And take note, only God knows who is her destiny. And advice lang, grab it na, wag yung magandang nangyayari sa buhay nila, wag nang palagpasin pa. Kung select sila talaga ni Jack, din sila, pero kung hindi, wala tayong magagawa. Si God lang ang may alam kung sino talaga ang magiging future partner ni Barbie. Ako, Jack din ako, and beep ako before. Now, gusto ko rin si David, mabait din si David. Let's wait and see na lang. It's the will of God kung sino talaga ang right guy. Basta mabait lang sila pareho. God will lead them to the right way kung sino ang magiging future partner nila. Bahala na si God talaga kung sino sa kanilang dalawa. Exactly, tama po yung sinabi ni Ma'am si Corazon, no? No, let God, let the will of God prevail. Sabi ni Ma'am si Agustin Reparip, good job. Marami pang mangyayari sa buhay at karir mo, Barbie, lalo-lalo na sa love team niyo ni David. Simula pa 'yan. Simula pa lang 'yan. Marami pang mangyayari at parating na mag-project at serye at marami pang iba. Ayan. Alam niyo po ba na sa pasimula po ng pagiging love team nila ni Mr. David Licauco, ang dami na pong mga endorsement na pinagkakatiwalaan ng Barda fans, ang Barda, which means na ganun na po talaga yung popularity rate nila, ay sobrang taas na at sobrang ang dami po talaga na talagang kinikilig sa dalawang ito. Kaya yun, hintayin na lang natin. Sabi ni Ma'am si Abundia Garcia, trabaho lang Jack, ang love mo talaga si Beauty Barbie. Go-go lang para sa family. Artista ka din, maintindihan mo siya, unawa na lang. God bless sa inyong dalawa ni Jack, Beauty and Barbie. Ayan. Tama naman, yun naman po talagang kailangan ni Miss Barbie Porteza sa panahon ngayon, lalo lang ngayon dahil sa dami ng mga project ni Miss Barbie, diba? Dapat unawa. Sabi ni Ma'am si Rosalea Ronterazo, tama, wag na siyang mag-post sa mag-post. Alam naman ng mga tao na siya ang jowa ni Barbie. Bakit kailangan pang makapag-kompetensya si Jack? Tiwala dapat ang bigay niya kay Barbie. Ayaw ko rin makita ang post nila. Iyan na lang muna ang Barda. Ito naman po ang isa sa mga POV ni Ma'am si Rosalea Ronterazo. So, yun nga, isa sa mga concern nga na maraming mga fans, ba? Diba? Pero, sana huwag magalit ang Jack B kasi hindi naman natin isinasantabi yung totoong relasyon ni Barbie at ni Jack, or ni Jack, ba? Diba? Kasi sila naman talaga, pero, syempre, marami rin na happy sa Barda. But anyway, maraming salamat po sa inyong mga komento. Please, mag-comment lang kayo sa comment section natin na related po sa ating latest updates.
At ngayon, ito na nga, no, ito na yung mga maiinit na balita patungkol kay Barbie Portesa and David Licaoco. Dahil alam nyo po, pag binuksan nyo po yung news online, especially sa Inquirer.net, lagi pong lalabas dyan ang mga news about Barbie and David. Katulad po nito, Barbie Portesa and David Licaoco were well aware of their love team growing popularity while shooting the hit series Maria Clara at Ibarra. So, aware naman po si Mr. David Licaoco and Barbie Portesa na sobra na po talaga yung inabot ng popularity nila when it comes to their love team nitong barda na to, no? No, nagsimula ito during po the series of Maria Clara at Ibarra, at ang dami po international na rin po ang Maria Clara at Ibarra dahil napapanood na rin po siya sa ibang bansa. Kaya kinongratulate po ni Miss Barbie Portesa and David Licaoco ang lahat ng mga writers, directors po ng kanilang serye na ito dahil ang layo na po ng narating ng kanilang samahan ni Mr. David Licaoco. Sabi niya, nakakawala ng pagod. During the event, I had flashback on the challenges and hard work we had to put it for the show. But looking at the crowd made everything worth it and made us realize just how many people support us, how many people we will be able to make happy, Barbie told the Inquirer in a recent Zoom session. So yun yung kanyang inamin po na talagang sobrang tuwang-tuwa ang kanyang puso at halos lumundag dahil sa dami po ng hindi niya inaasahan na suportang makukuha niya out of dito po sa kanyang partnership with Mr. David Licaoco. Alam niyo po ba na bago po makuha ni David yung kanya pong yung kanyang karakter dito po sa Maria Clara at Ibarra, alam naman natin that David hindi pa masyadong maingay yung pangalan niya bago pa po ang Maria Clara at Ibarra. Marami na rin po siyang pinartner sa kanya pero never po talaga nabigyan ng biggest break. But according po dun sa kanyang manager, na halos pinakiusapan ng manager ni Mr. David Licaoco ang GMA Sparkle na siya na lang ang ipartner kay Barbie, na talagang kumbaga kinuha talaga ng manager niya yung loob ng GMA Sparkle para lang po talaga na si David ang gawin kapartner dito ni bilang Pidel dito po sa kanila pong ano, no, sa kanilang love team ni Barbie Portesa. At dahil doon, hindi nga sila nagkamali. Pagkalabas pa lang dito, eh talagang sobra na yung naging reaction ng maraming mga fans at doon na po nagsimula yung popularity nila together. At inamin din ni Barbie Portesa sa kanyang interview na sa dami po at sa tagal na kanilang pagsasaba ni Mr. David Licaoco, sinabi niya na hindi siya nakaramdam ng any awkwardness at hindi siya nakaramdam ng anumang pagkakaba. Kumbaga yung kaba na parang hindi kasi niya talaga totally kilala, diba, si Mr. David. Very tahimik and thankful din siya dahil kahit na for the shortest time na magkasama sila as love team, eh nag-o-open up sa kanya itong si Mr. David Licaoco na bagay na isa sa mga rason kung bakit naging malalim yung kanilang relasyon. Kaya naman hindi tayo magtataka kung bakit sobrang antaas ng chemistry nilang dalawa. Inamin din ni Barbie Portesa and David Licaoco na sa paggawa nga nila ng movie na The Kind of Love na kanila pong pagbibidahan ni David at ni Barbie ay mas madalas na nga silang magkasama ngayong summer. Ito po yung isa sa mga pag-amin nga ni Miss Barbie Portesa dahil sinisimulan na po nila yung kanila pong taping, and then afterwards dahil minamadali na rin po sila ng management dun po sa kanila pong movie, eh gagawa naman po sila ng panibagong teleserye, which is The Pulang Araw, na ang pinaka-head writer nga is si Miss Suzette Doctolero, na isa sa mga tagapagtanggol ng barda. Kaya naman, ayun po yung isa sa mga talagang inaabangan ng marami, no? At sana lang nakikiusap tayo sa mga may ayaw sa barda, eh huwag nyo nang panoorin at huwag na lang din kayo maging kontrabida pa dun sa karir po ni Mr. David Licaoco and Barbie Portesa. Sana maging happy na lang tayo sa kung ano man yung natatanggap na mga blessing na meron po si Barbie ngayon. And of course, si Mr. David Licaoco. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like, share, and subscribe. And please follow me on my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.